Mga kabataan sa area ng Batangas, masayang dumalo sa isinagawang evangelistic camp. Doon ang kanilang camping ay napuno ng masaya at pinagpalang karanasan sa pangunguna ng AYOSGA officers at mga pastors sa buong area. Ang kaganapan nasa balitang may pag-asa ni Teresa May Faina. Napuno ng mga di makakalimutang aral at karanasan ang bawat kabataang nakisangkot sa area ng Batangas sa isinagawang evangelistic camp na ginanap sa Barangay Matayuanak, Tuwi, Batangas na may temang metanoia, life competition, singlat lakas, ibalik sa kabataan. Hindi nagpatinag sa ulan ang higit kumulang sa 300 mga kabataang dumalo mula sa buong lalawigan ng Batangas. This activity not merely focus on sports but also in evangelism. We noticed that most of our youth didn't have the experience of pathfinding. We want them to have fun and experience the spiritual experience that we have here in our youth camp. Nagkaroon sila ng practical na pagsasanay sa pathfinding, particular sa marching and drilling, first aid at bandaging. Pinakita rin nila ang kanilang talento sa speech choir ng iba't ibang mga talata at nagpatagisa ng galing sa iba't ibang cooperative games. Di rin nila inurungan ang bawat obstacle course tulad ng monkey bridge, mud crawl at iba pa. Napuno ng kasiyahan ng mga kabataan sa kabila ng putik at pagod, lalo na nang sabuyan sila ng tubig ng mga bumbero. Bilang isang kabataan po, ako po ay natutuwa dito sa nagawang programa ng AYOSGA. Ako po ay nagpapasalamat dahil ito po ay naging maganda. Natutunan ko po dito na makipaghalubilo sa mga hindi ko po kakilala. At doon po ay natutunan po namin na magkaisa. Kahit po ganito po ang panahon, sulit naman po kasi may mga bago pong experience sa nararanasan. Nakibahagi rin si Pastor Joel Abonales Jr. mula sa Dear Pastors, bilang tagapagsalita noong Sabado na siyang nagpaalala sa mga kabataan tungkol sa importansya ng bautismo bilang pagtanggap sa Panginoon. Kinahaponan ay 7 mga kabataan ang nagpa siyang magpasakop sa Panginoon sa pamamagitan ng bautismo. Ang kasiglahan ay niyahatid ng programang ito. Ito'y mahalaga upang mapanatili namin ang ating mga kabataan na may lakas, may sigla, at maraming mga ibinabahagi sa pakikipagsangkot. Kaya ito ang isa sa pinakamahalaga na bahagi ng programang ito. Madala natin ang ating lahat ng mga kabataan upang maging masigla at matagpuan sa kanila ang kasiglahang mula sa mga pagsasama-samang ganito. Mula sa Tuwi, Batangas, ako si Teresa May Faina, naghahatid ng balitang may dalang pag-asa para sa Hope Today and PUC News.